Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga alaalang hindi malilimutan. Mula pagkabata, talagang kasama namin siyang natutulog sa kwarto. Pagdilat mo ng mata, siya agad yung makikita ko. Mga buhay na pinagyaman. Parang reason po, tinuloy ko po itong higit na sa kapatid. Uunahin muna kayo, kami yung sarili niya. Kahit yung mga may dulot na sakit. I just like to know na me personally, si Register of Hero ko. May tagumpay na kapalit. Ito ang pagdakila sa aming kasangga, direktor, anak, kaibigan na si Rister Lang. Ito po si Paring Ray. Ako naman si J.R. Langit. Ang lahat na niyan ngayong gabi sa Kasangga Mo ang Langit. Minsan, tila walang biyay ang dumating at hindi naririnig ang magkamagmong panalangin. Petra, ikadalawa ng Hunyo sa edad na 32. Tuluyan na tayong nilisan ng ating kasanggang si Rister Langit maglipas makipaglaban sa karamdamang si Liberal Malaria. Ang ulat na tinawag niyang pinakamahalagang bagay na kanyang nagawa bilang broadcaster ay binuwisan niya ng buhay. Sa maiksing panahon na kapiling natin si Rister, ay napakaraming lugar na napuntahan, mga taong nakilala at naging kaibigan, mga pangarap na naabot at mga buhay na napagyaman. Nakilala man ninyo si Rister Langit sa kanyang paglabas sa telebisyon. Bilang kanyang ama, masasabi kong higit pa sa mga makabuluhang dokumentaryo at tapat na serbisyo publiko ang bumubuo sa kanyang pagkatao. Isa siyang tapat na kaibigan, mapagmahal na ama, at mabuting anak sa amin ng kanyang ina. Marami ang hindi nakakalam na ang pangalan ni Rister ay mula sa pinaghalong pangalan namin ng kanyang inang si Esther. Mula pagkabata, talagang kasama namin siyang natutulog sa kwarto. Talagang katabi namin siyang natutulog. Pagdilat mo ng mata, siya agad yung makikita ko. Hindi lamang sa pamilya maalalahanin at malambing si Rister, kundi pati na sa mga kasama namin sa bahay. Napakaano pa rin niya, responsible, at saka yun nga, yung napakasweet niya sa amin, at saka siya yung, saka yun nga, thoughtful. Hindi lang siya sa amin thoughtful, kundi pati sa mga maid namin. Siya nga, hindi siya nakakalimot yung Christmas, meron siyang regalo sa lahat ng maid, sa driver, sa boy. Nagugulat nga ako, wala pa naman siyang trabaho, pero meron siya talaga na maliliit na bagay. At saka pagka yung may sakit ang mga katulong namin, na nagre-remind agad siya ng gamot. Ang nakababata niya kapatid na si JR ay saksi rin sa kabaitan ni Rister mula pa sa kanilang pagkabata. Nung mga bata pa kami, kasi ano siya, hindi yan mahilig lumabas ng bahay. So, nagkukulong yun sa kwarto. Because he collects comic book. So, yun lang. Babasa na yung comic books. Aral lang siya ng aral. Hey, tutulungan niya ako sa ano eh. Sa mga assignments ko. Sa homework. Siya gumagawa ng homework ko. Pati na rin love letters. Sa paniligaw. Bilang kuya, talagang ano siya. Maasahan mo. Sa lahat ng bagay. Sa mga problema ko. Siya parati. Siya yung tinatakbuhan ko sa lahat. Kaya naisip ko ngayon, hindi ko na alam kung paano yun na wala na siya. I
Ika-10 ng Hunyo, isang araw bago iatid sa huling antungan si Reister, ay ginanapa ang necrological services para sa kanya. Nag-uumapaw ang lugar na pinaglagakan ng kanyang mga labi, tulad na rin ng pag-uumapaw ng kalungkutan ng mga naroroon. Reister is a good person. I just hope we don't remember him, how he died, but how he lived. Si Tatay Reister po, tinuli-tupuntong higit pa sa kapatid. Kukunahin muna kayo, sabi yung sarili niya. I've been hoping and praying that Reister talks to me, my dream. There are so many questions I'm desperately finding answers to. And just like before, I know he has answers to all of them. Reister, what's your game plan? I would often ask. Reister wasn't just a friend and a business partner. For the past 16 years, he's been my punching bag whenever I needed to bend. He was my cane when I was so weak I could hardly walk. He was my chair, my bed when I was longing to rest. He was my airbag during those times I felt I was crunching on a wall. He was my television when I wanted to be entertained. He was everything anyone could ever ask for and more. Isa pa sa mga kaibigan ni Reister na dumalo rin sa kanyang burol ay ang artistang si Bobby Andrews. Reister was one of the kindest people that I've met when I started show business. He was among the first circle of friends that I had. Kilala pa si Reister nung bata pa ako. Siyang pumunta sa bahay kasi nagtatrabaho sila hanggang super really late at night. And then si Reister para sunduin si Kit. Sobrang ang kulit niya. Tapos yung mga tawa, yung tawa niya. Yan yung talaga. Yung, whenever I think of Reister, that's the first thing I think of. It's his laugh. Very, very sad to have lost someone so loving, someone who has such a big heart. Lahat kasi gusto niya tulungan eh. I think that he has truly served his purpose here on earth, and I think that is why the Lord has decided to take him with him. Pag kinisip mo yung na-accomplish ni Reister, lahat ng mga nagawa niya, lahat ng mga natulungan niya, siguro sa kalahati, wala pa yun eh. Wala pa ako dun sa kalahati. Sa generation namin, sabi na, konti lang daw yung mga pwede mong tularan. Pero everybody, I just like you to know na me, personally, si Reister ko yung hero ko. Wala ng minamahal. Sa mahigit na tatlong dekada na aking nakasama ang aking kasangga at ang aking anak na si Reister Langit, hindi na mabilang ang buhay na kanyang pinagyaman. Isa na rito si Rodolfo Cowboy Bernardo. Isang dating preso sa Bilibid Prisons, pinagpapasalamat niya ang naitulong na kasangga mo, Langit, sa pag-aral ng kanyang anak na si Joanna sa Canada
habang siya ay nasa bilangguan. Instead, napakarami mo nang nagampanan sa buhay na hindi matutularan ng anumang titulo o mga nakuhang accomplishments. Di ilang buhay ang iyong nahipo. Dahil sa kanyang mga natulungan at kalidad na pamamahayag, ginawaran siya ng iba't ibang mga parangal. Public Service Program is Sanggamo ang Langit by RPN9. Sa bumubuo po ng RPN9, Chairman Serge Remonde, Attorney Lincoln Tan, ang presidente po ng RPN9, to my very supportive wife, Kit, to my inspirational life, my son Francis Raister Jr., sa aking pong ina na aking pong inutangan to produce the very first episode ng Kasanggamo ang Langit. Sa lahat po ng mga taong lumapit po sa amin upang humingi ng tulong. At higit sa lahat po, sa aking kasangga, sa likod at harap ng kamera, sa aking ama, Dad, thank you very much for allowing me to share the spotlight with you. Mabuhay po ang CMMA. This year's Kadroy Broadcaster of the Year awardee, my father, Paring Ray Langit. Naging makatotohanan ang pagtanggap ko ng karang ngalang ito dahil sa pagsusumikap ng aming direktor na si Raister Langit. Nang sumunod na taon, 2003, ang programang Biyaheng Langit naman ang napagkalooban ng award mula sa Anak TV. Nasundan pa ito ng isa pang Anak TV Award ng nakarang taon. Gayun din, nagwagi ang Biyaheng Langit ng Best Adult Educational Program Award mula sa Catholic Mass Media Awards noong 2004. Nang nakaraang buwan, iginawad sa aking kapatid ang isang special recognition na mula sa Rotary Club of Manila Journalism Awards. Hindi natapos sa kanyang pagpanaw ang kakayahan ni Raister na makapagpabago ng mga buhay at pananaw ng mga tao. Sa kanyang burol, dumalaw mismo si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. I think the least that we can do to make Raister's death report is that we do work with WHO to try to see what can be done about that very rare and deadly disease in the pandemic in that very remote barangay, Rizal, in Patihis and Ayala. And this one will make sure that Raister's death was not. Nagtungo rin ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan sa burol ng aking kapatid. Napakabuti niya at napakasipag. Sayang na bata. Napakabata pa niya. Sisigat pa rin sana siya. I was somewhat shocked, no? Dahil sa yung biglang pagkamatay at he was strong. Kasi nakilala ko yan si Raister noong sa Malacañang. Kahit nasaan niya ako makita, lalapitan ako niya. Sabi niya sa akin, tita, sabi niya sa akin, kumusta na kayo, kumusta si Presidente. I said to his father, I mean, the saddest thing in the world is for a father to outlive his children. In the case of Raister, this sorrow is deepened by the fact that he had a wonderful son in his last days of his life when he took an assignment that was obviously dangerous from the start, but he felt he had to go tell the public what was happening in Palawan, why people were dying mysteriously. He must have known the dangers he was facing, but he had to tell the truth of what was happening there. And in the cause of truth, he has given his life. He is an inspiration to many young people who say they want to be journalists. I hope they realize that to be a real journalist of the caliber of Raister is more than just posing like one. It's being one through and through and risking everything the way he did. Si Mayor Rudy Duterte ng Davao City ay nagtungo rin sa burol. For the few occasions that met the father and son, it's always a joyful moment. A few times we had lunch, dinner, and we talk about Davao and the war. And of course, Raister Raman was a very warm person. The first thing I did when I learned about the death of Raister is that I called the father. At talagang I flew all the way from Davao just to be here tonight. I have sadness in my heart. I pray that God ease up the pain that the family is suffering. Raister is also like
family to me. Paghinanayang talaga ang nangyari kay Rister. I mean, he's too young to die. He is an irreplaceable loss in the Philippine broadcast industry, in that he has accomplished already so much while he was so young. Napakasakit din para sa akin ang nangyari sa kanya. He is really worthy also of emulation. You know, he's the kind of son every father would like to have. I'm sure he is the kind of husband that every wife would like to have. Maybe as they say, really great men die young. And I think Rister is one such great man. I will remember Rister for as long as I live. He is a true public servant. Ako, politiko akong tao. Of course, that is our obligation and our job. But people like Rister, na walang kinalaman ng politika, ang kanyang paglingkod sa bayan at sa kanyang mga kababayan ay tunay na galing sa kanyang puso't isipan. And that's what inspires me. No, especially whenever I think of Rister. Panahon ng aming kasanggang si Rister Langit, hindi lang pamilya at mga kaibigan ang nagluksa, pati na ang industriya ng broadcasting. Rister epitomized not only the truth in its journalistic practice, no, the objectivity, the fairness, the accuracy, all the basic tenets and principles that Rister rendered is probably an affirmation that youth, after all, has not been wasted on the young. Si Rister kasi, he was full of promise. Masakit sa akin ang nangyari nung marinig ko na pumanaw siya dahil mahal na mahal ni Ray Langit ito eh. Si Ray Langit niya pa ako, magkaibigang matali. So Rister, you'll be missed. Yung mga ginawa mong kabutihan ay mananatiling alaala para sa mga kasamahan mo. At kung alam ko na nasa langit ka na ngayon, eh huwag mo kaming kalimutan. Si Rister represents, no, the ideal broadcast journalist. Hindi natakot sinuong ang panganib para makakuha ng istorya. Subalit, hindi sapat yung nakuha niya yung istorya. Ang sa kanya, kukunin niya yung istorya para makapaglingkod siya sa kanyang kababayan. So, sa panahon na yon, masasabi mong si Rister now represents, no, what a journalist should be. Ito ho ay panggising talaga sa atin lahat, especially ho sa gobyerno, na hindi pa ho pala na-address ito. Kung hindi pa ho nangyari ito kay Rister, hindi pa ho natin malalaman na ilan pa hong Pilipino ang hindi natin kilala na araw-araw ay namamatay ng sakit na ito. Kung nabuhay si Rister, palagay ko ay naging isa siya sa pinakamatanyag sa na mga broadcasters dito sa ating bayan. Nangyari sa kanya is only an indication na talagang dedicated siya. To the point where isa talagang dapat itaya mo yung buhay mo eh. He knew what it was to be a dedicated media person. Si Rister ay isa sa maituturing nating bagong sibol na hindi nagtatapos ang paghahatid ng mga pangyayari sa pamamagitan ng simpleng pagbabalita lamang, kundi sa pamamagitan ng pag-arok sa problema o suliranin at pagbibigay kalutasan nito. Sana po ang kamatayan ni Rister o pagyawin niya sa mundong ito ay lalo pang magbukas sa diwa at kaisipan ng lahat ng nanunungkulan. Rister, kami ay sumasaludo sa iyo, magamat maiksi ang inilagay mo sa mundong ito. But what you have done
something na pwedeng paralaminan ng mga susunod na laki ng pamamahayag sa bansa. Hindi ka nag-iisa, ano man ang laban mo, meron kang kasangga. Kung malapit ng sumuko, higpitan pa ang kapit. Sa bawat pagsubok, may kinhawang kapalit. Minsay na aantala, ngunit tiyak na darating. Kaya magtiwala ka, sandal ka lang sa akin. Kasangka mo ako. Minsan, tila isang pangitaw sa pusong pasalamat sa lahat ng mga nakidalang hati, nakiramay at nag-alay ng kanilang mga panalangin sa pagyaong ito ng aming direktor, ng aming kasangga at ng aking anak na si Rayster Black. Madilim man ang mga araw na ito para sa aming pamilya, nagiging matatag ang aming kalooban dahil nalil sa suporta ng mga taong nagmamahal sa kanya. Mapawi man ang aming mga luha, maipsan man ang pait na aming nadarama, hinding-hindi mawawala si Rayster sa aming ala-ala. Sana po na ibigay niyo isang special na pagtatahal na aming palatuntunan nakapagdating ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli, sa ngalan pa rin ni Rayster Langit, ito po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan, sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Magmong panalangin, naisip mo na ba, hindi ka nag-iisa, ano man ang laban mo, meron kang kasangga. Kung malapit ng sumuko, higpitan pa ang kapit. Sa bawat pagsubok, may kinhawang kapalit. Minsay na magtiwala ka, sandal ka lang sa akin. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit, kakayaning lahat dahil kasangga mo. Kasangga mo ang langit. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.